7. We are the premier institution managing the country's expansion services. We uphold leadership in agricultural expansion through our network of 16 training centers located at the heart of rural communities across the country. We equip extension workers, farmers, and other key players in agriculture with outcome-based knowledge and skills. Our services are anchored on 6 thematic platforms of our core functions. We synergize agriculture with informed and capable professionals. The farmers, the fishers, and their families. Infusing them with knowledge. Developing their skills with the mindset to make a difference in their community. Our passion to serve finds fulfillment. As we inform, support, and sustain the growth of urban and rural communities. We connect with partners in agriculture to uplift the human capital and hasten socioeconomic progress. This is the Agricultural Training Institute today. We are providing excellent extension services beyond boundaries. Okay, for our next speaker is a graduate of BS in Agriculture at Mindanao State University, Marawi City. She is an agriculturist too at the DA Regional Field Office, IVB Mimaropa, to share with us her expertise and knowledge about mushroom production from the DA Palawan Research Experiment Station. Please welcome Ms. Jennifer Reyes. Ayan, isang makabuting hapon po sa ating lahat. O, kaway-kaway dyan sa mga nakakakilala na po sa akin. Ayan. So, marami na po tayo ditong mga mushroom growers. Ano po? So, okay. Ang pag-aaralan po natin, ito po ay patikim lamang po. Ano po? Patikim lang. So, ito po ang atin pong magiging gabay sa pagpapatubo po ng kabuting pamaypay o yun po ating tinatawag na oyster mushroom. Lahat naman po ba nakakakilala sa kabuting pamaypay? Ito po yun. Ito pong nasa harap po ninyo, yan po yung atin pong oyster mushroom o kabuting pamaypay. Next please. So yan. Ang ganda, di ho ba? Yan po yung mga kulay po nung atin pong oyster mushroom. Yan pong mga yan, napapatubo ho natin dito mismo sa atin po sa Palawan. Kayang-kaya po natin yan. Hindi po yan nilagyan ng food coloring. Ano po? Baka naman may sabihin nyo yung kulay dilaw ay nilagyan ko ho ng food coloring. Hindi po. Sadyang ganyan po ang kulay ho niyan. Okay? So, ano ho ba ang kabuti? Di ba? Kilala ho ba talaga natin si kabuti? Ang kabuti po, yan po ay isang uri po ng amag. Nga po, siya po ay edible o nakakain. At ito na po yung ating pong mga cultured mushroom. Okay, so ito po ay tumutubo sa mga nabubulok na organikong bagay. At napakarami po niyan dito sa atin. Hindi po ba?
Napakarami po nating organic matter na nandyan lang po sa field, na sa farm ng ating pong kapitbahay na kung minsan sinusunog lang ho. Minsan nakikita nga po namin gabundok na dayami, sinunog. Naku, alam nyo, sinasabi ng nagkakabuti, pera na, naging abo pa. Okay, next please. Yan. Ang atin pong mushroom ay masustansya. Isa po siyang mayaman po sa mga minerals po at vitamins. Kaya po sa ngayon siya po ay kinikilala bilang isa pong superfood. Naging isa na rin po siyang functional food dahil nga po pwede po siyang maging gamot. Ano po? So ayan, nakikita po ninyo ang iba't iba pong value ng atin pong different cultivated mushroom. Ano po? Katulad po niyan, ang protein po, ano? So meron po tayong sa iba't ibang uri po yung atin pong pleurotus. Yan po yung atin pong mga oysters. So protein po, meron po siyang 2.9. So kumpara po natin, tingnan po ninyo, halos magkalapit po sila sa protein na meron po sa gatas. So mas sustansya po yung atin pong kabuti. Mataas po ang kanyang protina. Kung kaya naman, hindi po ba, sa mga tao pong meron pong matataas yung tinatawag nga pong uric acid? Ano ho ang sinasabi ng doktor? Actually, totoo po yun. Ang sabi po ni Doc, bawal po muna si mushroom. Okay? Kasi ganito ho yun. Hinay-hinay lang rin ho sa pagkain. Alam ho nating may karga na ho tayo ng mataas pong protina. Dadagdagan pa po natin dahil nga po si kabuti ay masarap. Ang dami ho nating nakakain. Tandaan ho natin, lahat po na sobrang ipinapasok sa katawan natin, magbabackfire po yan. Okay? Si mushroom po, bilang isa pong kabuti, wala naman po siyang tinatawag po nating uric acid agad dyan. Ang meron po siya, yung protina po natin na tinatawag po nating purine. At yun po, kapag nagsimula na pong maghiwa-hiwalay po, mahimay po sa katawan natin, saka lang po lumalabas si uric acid. Okay? Hindi po siya yung sinasabi natin na, ay, may uric acid siya. Hindi po ganon. Okay? So yan. So nakita naman po natin dyan, ano ho? Yung mga nutritional value po, meron po ang atin pong kabutin. So okay? Ayan, ito pa po, isa pong pinakamaganda. Si kabuti po, di ba? Kilala po natin bilang isa pong amag. Pero base po sa gamit, siya po ay inihahalin tulad natin bilang isang gulay. Yung gamit po natin sa kanya. So si kabuti lang po, ang nag-iisang gulay na maaari pong makapagbigay sa atin ng vitamin D. Ayan. So si vitamin D ho, ano, di ba katulad ho sa atin, di po ba? Anong sinasabi? Magpainit para ma-activate po yung ating vitamin D. Ganun din po si mushroom. Ang ginagawa po na ibang malalaki na pong farm, si mushroom po ay sinasubject po nila into UV light. Paglabas po nun, ang tatak, vitamin D enriched mushroom. So kung tayo po ay bumibili ho ng atin pong fresh mushroom, bago po natin lutuin, ibilad ho muna natin sa araw. At instant, may vitamin D na naman ho tayo. So yan. Pinapaniwalaan din po na ang pagkain po ng kabuti ay nagbibigay po ng resistensya para po sa mga taong may sakit tulad ho ng cancer. So yan. Gamot na rin ho ngayon si kabuti. Sino hong familiar kay Ganoderma? O yan, si ma'am familiar. Sino pa po? Sino nakakarinig ng Ganoderma? Baka naman ho, ano lang, hindi ho ba, umiinom na ho kayo pero hindi nyo po alam na nandun na po sila. So okay, next please. So yan po si Ganoderma. Yan. Ito po ay tinagurian pong King of Herbs.
herbs for longevity, pampahaba po ng buhay. So yan. Yan po yung kanya po mga medicinal properties. Ano po? Isipin na lang ho ninyo. Ang ganito pong kamahal na kabuti ay kaya nyo rin pong patubuin sa inyo pong bahay. Ayan. So, sinong nakainom? Okay, may isang product yata na ito yung DXN. Ano pa bang ibang product meron? Oh, kilala nyo na ho siya. Di ba ang mahal ho? Ang mahal ni DXN. Ayan. Okay, sige. Next slide, please. Ano ho ba ang mga kabuting tumutubo po sa atin? So ngayon nga po, nakita po ninyo kanina. So meron po tayong, ay, naghalo-halo na ho sila. Paglipat po, nagkabalibaliktad. Ano po? So meron po tayong sa Pleurotus species po natin, meron po tayong puti. Meron po tayong gray. Ito po si white oyster. Meron din po tayong kulay gray. Okay, next. Ayan, nandyan din po si yellow. At nandyan din po si pink. Ang ganda ho, di ba? Makukulay. Nakakainggan nyo pong tingnan. At parang ang sarap-sarap ho talaga nilang kainin. Okay, next please. Ayan, meron din po tayong abalone mushroom at Volvariella. Ito po yung kilalang kilala ho ng lahat. Ano po? Ito po yung ating kabuting dayami o kabuting saging. O, sino pong hindi kumakain ito? Meron ho ba? Okay, yan ho. So ito usually po, si Volvariella, ito po ay bed type ho natin ginagawa. Compare po sa atin pong mga Pleurotus, which is pinopropagate po natin sa bag. Okay, yan. Yan naman po si Milky Mushroom. Kakain ho ba kayo niyan? Pag nakita ho ninyong ganyan kalalaki. So ito po si Milky. Maliit pa po itong dala ko ha. Kakain ho ba kayo nito? Kung hindi nyo alam. Ito po ay edible. Ito po si Milky Mushroom. Ayan ho. Ito po kasi, pag sa amin, pinopropagate po namin siya ng bug type. Para po nakokontrol ho namin yung laki. Dahil kapag bined type ho namin siya, lalabas naman yung pagkalaki-laki po ng ibubunga niya. At kapag naging ganyan na ho yan kalaki, yung isang piraso naging isang kilo na, naku, pag binenta ho ni grower, wala na hong may gustong bumili. Kasi nga ho, natatakot na po sila. Kasi nangyari po yan, may isa po kaming grower, medyo malaki na po yung na-produce niya na pong Milky Mushroom. So binenta niya ng buo. Bawal ang bumili. Kasi ang sabi nga raw, nakakalason. Kung kaya naman ang ginawa niya na lang, inislice niya. Nung na-slice, may bumili na rin naman. Ganun lang yung ano po nun eh. So yan. So ito po dito sa Palawan, meron na rin po tayo nito. May nagbebenta na rin po ng Milky Mushroom. May nakabili na ho ba? May nakabili na ho? Wala pa? Aba't, nasaan kayong mga nakakabili ng Milky? Alibre daw po, sabi ni Ma'am. Okay, so, next please. Ayan, meron din po tayong tengang daga. Familiar ho kayo niyan, di ba? Kahit sa tengang daga. Usually po, yan po yung binibili po natin sa palengke ng tuyo na. Yan po yan. Ang mahal. Magkano ho? Gramo lang po yung pinag-uusapan ho natin. Okay? So magkano ho ba ang presyo ng white oyster dito sa puerto? Sino po ang may idea kung magkakano? 60 ang? Ilang grams po yun? 200 grams. 200 grams lang po yun ha, 60. So, medyo mataas po talaga yung presyo. So yan, ganun po kamahal si kabuti. Pero, kung kayo po ay magpapatubo na, makikita po ninyo siya na napakamura lang naman ho pala.
Ayan, sisundan ho natin mamaya. So yan po, nakita naman po natin si Ganoderma. Dito po sa atin sa Palawan, hindi pa po tayo ganun ka, ano dito kay Ganoderma. Hindi pa po yan ganun karami ang gumagawa po dito niyan. Ika nga, hindi pa po siya ganun ka-popular. Pero sa ibang lugar po, ang dami na pong nag-Ganoderma. Okay, next please. At isa pa po pala, si Ganoderma po, yan po ay ginagamit lang po bilang gamot. For medicine purposes lang po, hindi po yan pwede ninyong iluto. Baka naman bumili kayo ng Ganoderma, isinama po ninyo sa inyong gulay. Ba't magtaka naman po kayo, bakit pagkapait-pait? Dahil napakapait po niyan. Kaya nga po siya sinasama po sa mga kape. So yan, okay. Dito naman po, meron din po tayo nito. Ito pong dalawang variety po na to, ang gusto naman po niyan ay malalamig na lugar. So dito po sa Palawan, medyo mainit ho ang klima natin. Kaya naman, wag po muna natin itong pangarapin. Ano po? Medyo hinay-hinay lang po. Kilalanin ho natin yung gusto po nating ipropagate po. Baka naman mamaya eh. Kakasimula pa lang ho natin, ay gusto ko buttons kasi masarap. Kasi ang ganda niyang tingnan. Kasi yun yung nakikita kong sa pizza. Diba? So ito po yung gusto natin. Pero mahihirapan pa po tayo nito ngayon. Dahil nga po sa mainit po yung atin pong klema. Pero si Oyster po at si Milky, Ganoderma, garantisado po yan. Pwede po nating patubuin dito po sa atin. So yan. So ito po si Shiitake. At si ito pong si Agaricus po natin o yung atin pong white buttons. Sa Baguio po, sa malalamig na lugar, meron na po nito. Meron na po nito. Yun nga lang, dito po sa atin sa Palawan, medyo mahihirapan nga lang po tayo. Dahil napakainit pa ho ng klima natin. At isa pa, si Buttons po, ano? Si Buttons po, ang presyo po niyan sa Baguio, kapag nasa market na, 600 per kilo na siya. Pagdating ho ba dito sa atin sa Palawan, kung maggagawa po tayo nito, magpapatubo tayo, di syempre. Ang ating pong growing house, maglalagay na tayo ng aircon, ng humidifier, de, si kuryente. Alam namin naman natin, ang kuryente po natin ay napakataas. So, additional cost of production. Ipapasa po natin ngayon dun yun. Ang tanong, pag mag 800 per kilo ba, may bibili pa po ba? Yun ho yung isa po nating dapat tingnan. Kaya kilalanin ho natin yung kabuti po na gusto po nating patubuin sa atin. Dahil hindi po ibig sabihin na ang mga kabuting ito ay tumutubo po lahat dito sa Pilipinas, ay po pwede na rin po itong mga ito dito. Okay? Next, please. So yan. Meron pong stages po yung mushroom cultivation. So unang-una po niyan, pure culture po, yung tinatawag pong ito po yan. Na kung saan kami po ay nag-tissue culture. Nagpapaamag ho kami para po maging simula po ng binhi. Yan po yung number one na yan. So, pagkatapos po nagsa-subculture din ho kami. Pangatlo po ay spawn preparation. Ang spawn po na yan, yan na po yung tinatawag po nating similya. So, si Kabote, may similya po ah. Baka naman mamaya, porket naglagay po tayo dyan ng dayami, umulan, kumulog, kumidlat, inaasahan na po natin natutubo siya. Sadya po tayong may itinatanim pong similya. So, ito po yung similya po nung atin pong Kabote. Ito po ay similya po ng white oyster. So, yan. Ito pong mga to, meron po nitong series of trainings po kaming kinakandak para po mas matutunan po ninyo at mas maintindihan kung paano pong gawin. Ano po? So, eto po, for planting, for fruit production, yan na po yan. Yung ating pong tinatawag po na bags. So, tayo po ay
nagpapatubo po ng oyster mushroom sa plastic. Di ba? Sabi nga ho dati, may pumunta sa amin sa opisina. Nagbigay po kami ng mushroom. Di, dala-dala niya na po. Pag-uwi niya sa kanila, ang tanong, saan ka nakakuha ng kabute? Eh, tag-init ngayon. Di, ang sabi naman ho niya, literal niya yung sinabi, sa plastic. Kasi nga po nakabag yung amin pong substrate. Ano ho? So, ito pong atin pong mga oyster mushroom, kaya po natin magpatubo year round. Okay? Hindi po siya ibig sabihin na seasonal lang. Kaya po natin magpatubo buong taon. Okay? So, next please. Ayan, hindi po ba sinabi ko kanina na ang atin pong kabute ay maaari po nating patubuin gamit po ang ating mga organikong bagay. So, ano po ba yon? Ito po yon. Rice straw, sawdust, yan po yun. Ito po yan, yung composition po niyan. Ito pong dala-dala ko pong bags, ang laman po niyan ay rice straw lang po at sawdust. Pero may options po tayo. Pwede po tayo sa number 2. Ayan, nakikita ho ninyo. Pwede rin po tayo sa number 3. Depende po sa kung ano po ang available po sa inyo. Kung mapapansin ho ninyo, meron ho tayo dyang nilalagay na agricultural lime. Di ba? Kapag tumataas po yun pong atin pong sawdust, naglalagay ho tayo ng agricultural lime para po pang buffer po nung acidity po ng atin pong sawdust. Katulad po di ba kanina sinabi ni Sir, acidic po minsan yung mga sawdust. Kaya habang tumataas po yung atin pong sawdust, naglalagay ho tayo ng agricultural lime. So itong tatlong kombinasyon po na to, ginagamit na ho dito yan sa Palawan. Option lang ho ninyo kung alin ho dyan ang gusto po ninyong gamitin. At isa pa ho, minsan ho kasi, pag iba po ang nagturo, iba-iba po yung pamamaraan kung paano po tayo magpo-produce. Normal naman po yun. Siyempre, pag sa akin, ang ituturo ko po sa inyo ay 70-30. Pag sa iba naman po, ibang kombinasyon naman pong ituturo niya. Dahil marami pong paraan para tayo po ay makapag-produce po ng kabute. So, yan. So, okay. Next, please. Ano bang ginagawa natin? Napakasimple lang ho. May dayami ho tayo. May dayami tayo. Ibababad lang ho natin yan. Nang overnight. Saan ho ba natin nakukuha si Dayami? Si Dayami nandiyan lang ho sa tabi-tabi. Pwede lang po natin hingin. Libre po yan. Magpapasalamat pa po sa iyo minsan yung farmer kapag kinuha nyo pa ho yan. Kaysa naman po sa makita nyo lang pong sinusunog. Sayang ho talaga. Ano po? So ito po, ang makikita nyo pong steps na to, ito po yung sa 70-30 combination po nung atin pong substrate. So, yan. Kung wala pa po kayong kakayahan na gumawa po nito, di ba, malakihan na ho to eh. Tsaga lang ho muna tayo sa tub. Bili lang ho muna tayo ng atin pong mga tub. Pwede po yung doon ho muna tayo magbabad. Hindi po kailangang malaki agad. Ano po? Baka mamaya sabihin ninyo, ay magpapagawa agad ako ng malaking soaking bath. Hindi po natin kailangan yon. Sa pasimula po, kahit po tab lang ho, o obra na ho yan. Okay, next please. So yan. May mga procedure po kasi na po pwede nyo po siyang after nung soaking, pwede nyo po siyang isred, pwede nyo rin pong i-chop. Nasa sa inyo po yon. Nasa sa inyo po yon. Ito pong dala-dala ko, hindi po namin na-chop at hindi din po namin na-shred. Pwede rin ho yun. Pero kung gusto nyo nga ho na mas, medyo masiksik pa ho ang atin pong substrate, pwede po ninyong gawin yon. Yun nga lang, additional cost of labor lang po ito. Yan. Okay, next please. So yan. Si sawdust ho kasi, ito po, sawdust ho ah.
Hindi naman ho tayo nakakapamili ng sawdust. Hindi ho ba? Pag nandun na po yan sa tistisan, halo-halo na po yan. Hindi na po tayo nakakapagtanong kung anong klase po yun. Sa sawdust ho, basta't luma, pwede. Yun din sabi ni Sir, di ba? Basta't luma na si sawdust, pwede ho natin gamitin. Kapag bago, no-no po yan. Dahil mataas nga po yung kanya pong acid. At isa pa, sa sawdust din ho, baka magsabi kayo, mayroon po kaming isang grower na ang sawdust ho na nagamit niya ay medyo bago pa at galing ho sa sawdust ng mahogany. Si mahogany po, di ba? Anong karakteristik ni mahogany? O mapait, medyo bago pa yung nagamit niya. Siyempre, si kabuti, pinakain po ninyo ng mapait. Ano pong ibubunga niya? Natural mapait din ho. Kaya nga ho, dapat ang ginagamit po natin ay luma. Okay? Wag ho bagong sodas. Kaya sa mga nagpaplano, ipon-ipon na po kayo dyan. Ang dami sa San Jose. Di ba? Ang dami po nating sodas sa San Jose. Ito nakikita nyo lang po, inaayag ho namin. Dahil kung minsan, meron pong mga matatalas. Lalo na po pag sa coco sawdust. Marami po yan, yung matatalas. Kaya lang po inaayag yan. Pero kung wala naman, pwede po kahit hindi nyo na po ayagin. So, okay, next please. Ayan, so meron na po tayong rice straw na nababad. Meron na po tayong sawdust. 70-30 po yun, di ba, nakalagay sa ating combination. Ibig sabihin po, pitong parte po ng atin pong rice straw at tatlong parte po ng atin pong sawdust. So, magpi-field ho ba tayo? Magdadala tayo ng timbangan? O, sino ang gumagamit ng timbangan sa field? Yun totoo. Magtitimbang pa ho ba kayo? O, kahit kung hindi nga po, sabi nga po, 70-30, ibig sabihin parts lang po. Di kung pitong baldi po ng atin pong nababad na rice straw, tatlong baldi naman po ng sawdust ang atin pong gagamitin. Tapos po ipagmimix lang po natin yan. Haluin po natin ng maigi. O, nakita ho ninyo. Ang binabad ho natin ay rice straw lang. Si sawdust po ay tuyo. Rice straw lang po ang binababad sa tubig. Okay, next please. So, dapat po niyan, pag napaghalo niyo na po niyan, ang moisture content ho natin ay nasa 65% lang. Ibig sabihin, hindi mabasa at hindi naman po sobrang tuyo. Yung pong tamang-tama lang, nakatulad po niyan, kapag po in-squeeze po natin, ay wala na pong tatagas na tubig. So, ang tubig ho na ginagamit ho natin, wala naman po tayong problema sa tubig. Ano po? Baka mamaya sabihin, meron ho kasing nagtatanong, pwede ho ba yung tubig sa gripo? Pwede po yun. Yung nga lang, baka tumaas masyado yung bill natin sa tubig, lalo po dito sa puerto. Ano ho? Okay. Bakit ho kami nagkukulob? Mayroon po kasing ibang turo minsan na kinukulob pa ho nila. Pinapaperment pa po nila. Pwede rin po kasi na yan po ay pag na-mix na ho ninyo, diretsahan na po nating ilagay po sa plastic or i-bag. Pero po pwede rin po nakulubin ho muna. Ito po ginagawa po namin, minsan ho di ba yung dayami natin medyo matigas pa. Pag squeeze po ninyo, si dayami po bigla pong naghiwa-hiwalay. Medyo matigas pa po yun. Dapat po kasi medyo nagbibilog na rin ho siya. Kung kaya naman po ang gawa ho namin, kinakover lang po namin ng trapal. Kinabukasan po yan, lalambot na po yan. O hindi naman po kaya, nakapag-mix na ho kayo. Pag-mix ho ninyo, may biglang tawag, may lakad ho kayo. Ang gagawin niyo lang ho, kukulubin niyo lang ho ng trapal. Hindi niyo po iiwanang nakatiwangwang. Dahil kapag nakatiwangwang po yan, matutuyo. So ano pa po nung silbik at binahapad ho natin yon kung papatuyuin lang ho ulit natin. Cover lang ho ulit natin. Okay ho, next please.
Ayan. So kapag meron na po tayong mixture ng atin pong substrate, yan na ho yan. Nagbabag na ho tayo. Ay, nakikita po ninyo, magkaiba po ito. Ano? Meron po tayo yung pong isang plastic, 6x12. Ang isa naman po ay 7x14. Depende po sa inyo kung ano po yung gagamitin po ninyo. So sa 6x12, ho, kaya po natin lagyan niya ng substrate na magtitimbang po ng 750 grams. Ayan. Ito po ay dayami lang po at kusot. Dayami at kusot lang po ito. So yan. Nagtitimbang ho tayo. Bakit? Dahil ito po, ang paggawa lang po ng bag ay maaari na po ninyong pagkakitaan. Dahil meron pong iba na bumibili na lang po ng bag substrate kaysa gumawa pa po nung iba pa pong mga proseso. Bibili na lang po sila. Aantayin na lang po nila ito na tumubo. Ayan. So ito pa lang po pwede ng pagkakitaan. Kaya naman po syempre kung magbibenta tayo nito, dapat naman po may timbang. Baka naman hindi nyo na rin po timbangin, basta lang po ilagay nyo lang sa plastic. Ano po? May timbang po yan. Okay? Next, please. Ito po yung pinakamadugo. Yan po yung, sa beginner, yan po yung medyo nagdadalawang isip po sila. Yung proseso po ng pag-i-sterilize ng atin pong substrate. Dahil yan po ay medyo matagal hong proseso. Yan po ay umaabot po ng 6 hanggang 8 oras ang sterilization. Yan pong itinitagal niyan. Kaya nga po, ang atin pong mga substrate ay sadya pong napakalinis po nito. Ipinatay ho natin kasi yung mga iba pong mikrobyo na hindi po natin kakailanganin at ang mga iba pa pong amag na maaari pong magdala ng tinatawag po nating kontaminasyon para maging dahilan po ng pagkasira ng ating mga fruiting bags. So, ayan. Ayan ho si Drum. Ito po yung ginagamit lang ho namin. Kami po ay gumawa po ng improvised po na sterilizer. Drum-drum lang ho muna sa beginner. Baka may nakikita po kayo yung mga box type na ang capacity ay mga 300 bags. Huwag po muna kayong magpagawa nun. Lahat po ng mga malalaki na pong mushroom farm, nagsimula lang din ho sa drum. Hinay-hinay lang po sa beginner. Ano po? Ayan. So ito po yung drum natin. Marami naman po yata tayong drum dito. Ano po? Mura pa nga ho eh. Kumpara po sa amin bandang south, medyo mahal. Dati may nakita ako nakapaskil sa Caltex, 300 lang. Yung isa po nilang drum. So, ang proseso po ng pag-i-sterilize, para lang rin po kayong nagpuputo. Ayan. Kuhaw ninyo? Diba, may tubig sa ilalim? Tapos, nasa taas po yung atin pong mga bags. So, yun po, 6 to 8 hours po yun. Yun po ang wala po tayong gagawing shortcut. Oho, mag-shortcut ho kayo, shortcut din ho ang buhay niyan. Sira rin ho agad. Ano po? So marami po yan. Kanya-kanya pong style ng drum kung paano po ninyo ipapagawa. Yung una pong nakita po ninyo, di ba, sa side ang bukas? Pwede po yon. Yun nga lang, mahirap na po siya kasing punuin ang husto dahil mahuhulog po yung iba habang pinupuno mo. Kaya mas maganda pa rin po kung open po sa itaas. Ito po yan, habang nag-i-sterilize po kayo, kaya nakikita po ninyo nito, ang gilid ho, meron pong tela. Kung wala pong tela, sako, pwede rin pong dahon ng saging, pwede rin pong karton. Yan po ay inilalagay sa drum, sa loob po ah, bago po natin inilalagay ang atin pong bags para sa sterilization. Dahil kahit po heat resistant ang ginagamit po natin, maaari pa rin po siyang masunog. Okay? So yan.
Kapag lumamig na po ito, pwede na po natin yang tamnan. Pero hindi po ibig sabihin na after po nung 6 hanggang 8 oras ay kukunin na ho ninyo, hindi nyo po kukunin sa drum. Pabayaan nyo lang po muna siya doon ng overnight. Dahil napakainit po niyan. Pag pinilit nyo pong kunin yan, mapapaso lang po kayo. Hayaan po muna natin lumamig siya doon sa drum. Kinabukasan na po natin, hahanguin. At kapag yan po ay malamig na, pwede na po nating tamnan ng atin pong similya. Next, please. So, yan. So, ang similya po ay maaari pong nakalagay po sa plastic o di po kaya ay nakabote. Dito po kasi sa Puerto, halos lahat po ng similya ay nakalagay po sa bote. Sa amin po kasi sa Abu-Abo, kami po ay nagpa-plastic na. Dahil nga po dun po sa hirap po nung pagpapadala, baka humabasag. Kaya po plastic po yung ginagamit po namin. Ano po? So pag yan po, natamnan na po natin, nakikita po ninyo ito. Kapag natamnan nyo na po yan, ito po yung puti na to, yan po ay amag niya na. Yan, kumalat na po yung amag po natin. Ito po ay tinanim noong March 27. Ano na ho ngayon? April 5 pa lang po. So, ganyan na po ka, lapad po yung kanyang naaabot ng atin pong amag. Okay? Pagkatapos po niyan, kapag po ito ay napuno niya na ho, pumuti na po yung lahat, antay na lang ho tayo. So yan. Kapag napuno niya na po ito, napaputi niya na pong lahat, mag-aantay na lang po tayo ng kabuti. So usually po, kapag natamna na, ang pinakamaaga pong na-observe nung amin pong farmer ay 23 days nag-start na po siyang tumubo. Ayan. May bunga na po siya. So ibig pong sabihin, yung atin pong pinagod ho dun po sa paghahanap po nung ating gagamitin, pagbababad, pagbabaging, pag-sterilize, pagtatanim. After po nun, mag-aantay na lang ho tayo. At bibigyan niya na ho tayo ng bunga. Okay, next please. So yan. Yan po ay iba pong mga, iba't ibang uri po nung paglalagay po nila ng mga bag. So po pwede po yung nakahang, po pwede rin pong gumawa po tayo ng istante. Nasa sa inyo po yun. Kanya-kanyang diskarte ho tayo. Sino na ho bang nakapunta ng ibang fruiting house? Meron na ho ba? Sino na nakapunta sa Yamang Bukid? Okay. So yan. So pwede pong nakahang. Pwede rin pong, yan. Kawayan lang po yan. Kayang-kayang gawin. Ano po? Okay, next please. Ayan. So yan po ang example po ng atin pong ibang mga growing house. Yan po ay dati pong bibihan. Kinonvert niya ho ng fruiting house. Kaya ibig pong sabihin, hindi po ninyo kailangang magkaroon agad ng growing house. Pwede po natin i-utilize kung ano po ang meron tayo na hindi na po natin nagagamit. Yung mga bakanting space ho ninyo, pwede po muna nating doon po patubuin ang kabuti. Huwag nyo lang pong itatabi sa kwarto. Huwag nyo pong itatabi sa kwarto. Ang atin pong mushroom, siya po ay amag. Ibig sabihin, nagre-release po rin niya ng spores. At maaari pong makatrigger ng inyo pong mga allergy. O kung baka may asthma po kayo. Kaya, huwag nyo pong i-inhale ha. Baka humamaya makakita po kayo nito eh, sobrang gandang-ganda naman po kayo, ipinag-aamoy-amoy na ho ninyo. Eh, hindi nyo alam, kayo po pala ay sensitive. Meron po kayong asthma. So, maaari niya pong matrigger. So, yun lang po. Precaution lang po. Next, please. Ayan.
So ito naman po si Mr. Pabros, yung aming pong grower. Actually ngayon medyo naglaylo po siya, pero ginagamit ko pa rin po yung kanyang picture. Alam niyo kung bakit? Dahil ito po ay napakasimpleng growing house lang po. Next please. Ayan lang ho yung labas niyan. Tagpi-tagpi lang hong trapal. Pwede ho nating gawin muna yon sa mga magsisimula. Kung wala pa po tayong pangkapital. Ayan. Ayan, isa rin po ito sa growing house. Kasama ko naman po ito, ang aming pong masugid na technician po ng NARA, si Ma'am Remy. Pwede rin pong ganyan. Di ba napakasimple lang? So sa simula, pwede pong mga ganito lang ang gawin ho natin. Next please. Yan, pwede rin pong ganyan. Ang ating pong paglalagay po ng ating pong mga bags. Pwede rin pong ganito. Sino pong nakakakilala kay Agnes Pan? Ayan, ito po ang kanyang growing house. Ito naman po, ano na yan? May capital na po yan. Ito po ang... Alam niyo po kung saan to? Ito po ang mushroom burger po ng Tagaytay. So nakikita naman huli niya, di ba? Meron po siyang mga sadyang mga housing para po sa kanyang kabuti. Magkabilaan po yan. So sa kabilang side na yan, dito sa kabila meron pa po. Ayan. Ayan. So ano ho ba ang nakaka-impluensya sa pagkakabuti ho natin? Hindi naman po ibig sabihin na gawa na po nating lahat yon. Eh, ganun na lang. Meron pa po tayong mga parameters na dapat naman po nating tingnan. Siyempre po yung temperatura po. Baka naman po yung atin pong mga bags, nilagay ho natin dyan. Pagkainit-init naman ho, hindi rin ho yan tutubo. Ano po? Ang gusto niya rin po ay medyo po malamig. At least po 28 degrees Celsius. Pero 30 degrees Celsius ho tayo rito, nakakapagpatubo pa rin ho tayo ng kabuti. Dahil nagagawan ho natin ang paraan yon sa pamamagitan po ng pagdidilig para mapataas po ang relative humidity nung paligid nung atin pong mga mushroom. Pag mataas po ang humidity, mababa din po ang temperatura po niyan. Okay? Light. Bakit po ba napaka-importante ng light sa atin pong kabuti? Ang atin pong mushroom, baka nababasa ho ninyo, anong sabi? Madilim na lugar, hindi po ba? Meron ganun, madilim, pero hindi po ibig sabihin na wala na rin pong liwanag. May liwanag rin ho siyang kailangan. Kapag sobrang liwanag lang ho kasi ng inyong growing house, ang nangyayari, ang ating pong kabuti, mahaba ang stem na maliliit. Yan. Yung po yung nagiging cause. Kaya importante po si light. Hindi yung ibig sabihin na kailangan ng light, mamaya pinailawan nyo naman po sa gabi. Ano ho, hindi po ganon. Yung light na natural light lang ho natin ang kailangan niya. Hindi po yan nating kailangang pailawan sa gabi. Baka mamaya magpailaw pa kayo. Wala po yon. Okay? Yung humidity, ayun nga po, nabanggit ko na ano. Food. Yung pakain ho natin sa kanya. Natural ho kasi na siyempre kung medyo masustansya pa po yung pinapakain ho natin sa kanya, marami rin po siyang ibubunga at malulusog naman din po ang kanyang bunga. Ayan. Management. Napaka-importante po ng management po ng atin pong bags at ng atin pong growing house. Meron na nga po tayo. Na-meet na ho natin yan. Temperature, light, humidity at food. Pero kung kayo po ay nagpapabaya sa inyo pong fruiting bags at inyo pong fruiting house, magkakaroon po kayo ng infestation. Magkakaroon po kayo ng peste, magkakaroon po kayo ng contamination. Next please. Ayan. Okay, ito po yung mga environmental parameters. Ano po? Sa iba't iba pong uri po ng oyster mushroom. Yan. Nakita naman ho ninyo,
temperature requirement, relative humidity, carbon dioxide at yun pong light requirements. Pero ito po, dito sa atin, kapag po tayo ay mga community-based mushroom grower, hindi na rin naman po natin ito gaanong binibigyan ng pansin. Okay? Next, please. Ayan, meron din pa rin po. Okay, iba pa po yan. So, yan. Yan po mga growing conditions na kailangan din po ng during po dun sa spawn run, primordial formation, at yung pong kapag meron na pong tubo ng ating kaute, fruiting body production. Okay. Hindi ko po ito i-discuss kasi kung kayo po ay magti-training, doon po natin pag-aaralan ito ng husto. Next, please. Yan, pag kayo po ay nagpabaya, ito po ang mangyayari sa kabuti ninyo. Nagkakaroon din huya ng peste kapag po tayo ay nagpabaya. Katulad naman ho, di ba, ng ano pong tanim. Kapag po pinabayaan natin, nagkakaroon po ng sakit, napipeste. Ganun din po si kabuti. At ito po ang isa sa pinaka talaga namang pinaproblema po ng nagma-mushroom. Ito po ay larva po yan ng sayarid fly. Okay? Yan po ay hindi ho agad nakikita, pero once na napak niyo na ho yung kabote, dahil wala na po siyang hangin, siya po ay sisimula pong lumabas dito po sa tinatawag po nating gills o hasang ng kabote. Dahil nandito po yung itlog. Yung egg niya. Ano po? So kapag lumabas na po yan, dahil maghahanap na po siya ng oxygen, pag nakapak na po siya, nakakling wrap, may uod. Ang mangyayari, ayaw niya nang bilhin. Dahil sinasabi nga po na meron ng uod. Pero ito po ay nakokontrol. Management nga po. Ayan. Next. Yan, isa pa. Trips. Yung atin pong Dapaw. Maaari nga rin pong ubusin ang inyo pong bags. Yung isa pong growing house ho ninyo, kapag pinabayaan nyo po ito, ubos din ho yan. Okay? So yan pong trips ho na yan, yan po kasi yung, ang pinagmumulan po niyan, maaari po, yung ating pong dayami. Pag nag-i-stack po tayo ng dayami, malapit po dun sa talagang ating pong growing house. Kung napapansin ninyo si dayami, kapag nabubulok, marami pong hayop-hayop, di ba? Ito po yun. Kapag naubos nyo na pong sipsipin ang katas ng dayami natin sa labas na nabubulok, lilipat po siya sa inyong mga bags. At makikita nyo lang po siya kapag lumabas na. Ibig sabihin ho niyan, nauna na po siya dun sa loob. Na-colonize nyo na po yung bags ninyo. Nakikita nyo na lang po siyang lumalabas dahil sobrang dami na ho nila sa loob. Ayan ho. Okay, next please. Yan. Yan naman po yung ginagawa ho namin dun po sa mga bags po namin na napeste. Kasi siyempre, di po ba, minsan, isang bunga pa lang, ang taas pa, sayang. Mahilig tayo sa ganun, di ba? Sayang pa, paano pa ba mapapakinabangan? Ginagawa ho namin, tinatanggal lang po namin ng aming pong growing house at inililipat po sa iba pong lugar. Katulad ho nito, ginigilitan lang ho namin yan, aantayin lang ho namin may sisibol pa. Yun nga lang, yung quality po nung mushroom, syempre pag nandun po sa growing house natin, ay talaga naman pong napakalinis. Ano po? Dito po minsan meron na po siyang mga hayop-hayop. Pero pwede pa rin pong pangkonsumo ho natin. Hindi nga lang po siya kagandahang ibenta. Pero kung pansarili ho natin, pwedeng-pwede pa po. Okay, next please. Yan din po minsan, si Yellow. Minsan meron po kasi kaming contamination yung nataas lang. Di syempre tatanggalin lang namin yung itaas. Sayang naman po yung kalahati. Ganyan lang din po yung ginagawa namin. Kinakat lang ho namin. Aantayin lang din ho namin na tumubo. Dahil, sayang nga po.
Pero yung atin pong tinatawag pong mga spent, o yung ito po ano, na hindi na po tumutubo. Ito naman po ay maaari po nating gawing pataba na po sa lupa, o hindi naman po kaya isama pong pakain sa atin pong vermi. Partner po yan. Kapag meron na po kayong malaking growing house, dapat po meron na rin po kayong vermi. Yan. Papakain niyo po doon yung atin pong spent o yung hindi na po tumutubo na mga bugs. Oh, balik pa rin po sa atin pong farm. Wala pong nasasayang. Okay, next please. Mushroom products. Ano po ang pwede po natin gawin sa kabute? Marami po tayong pwedeng gawin po sa ating kabute bukod po doon sa nakasanayan po natin na basta't isasama lang po natin sa gulay, papakuluan lang, lalagyan ng kamatis, okay na. Next please. Yan, very popular. Chicharon. Okay, yan po yung pinaka-popular ngayon. Meron isang product ng crispy mushroom na hindi ko lang alam kung meron dito, ano po. Pero sa Rob meron. Ang brand po nun ay Mom's Crispy Mushroom. Ang presyo niya po ay nasa 183 to 184 ang 100 grams. Ayun po yun. Okay, next please. Yan, meron din po tayong fresh oyster. Ito po ay kay Miss Agnes Pan. At ito naman po ang kanya pong mushroom chicharap. Yan, meron din po tayong pulburon. At meron din po tayong noodles. At cracker. So napakarami po natin pwedeng gawin sa atin pong kabute. Okay, next please. Ito naman po ay produkto po ng atin pong Palawan Mushroom Growers Association o Palmogrosa. Sila po ay meron na pong atsara, mushroom sambal, chili mushroom, garlic chili mushroom, at syempre meron din po silang mushroom pastillas. Ayan. So ang mga produkto po yan, nakakarating na rin po ng Manila. And next week, magpa-participate po kami sa DA Tienda sa Quezon City po. Magdadala po kami ng produkto po ng atin pong mga growers para ibenta po sa Manila. Okay, next please. Ayan, ang sinasabi ko sa inyo, dahil ito po ay patikim lang, meron po tayong series of trainings na nakaschedule na kung saan maaari po kayong umattend. Ito po ay libre, wala pong bayad. Ang kailangan ko lang ho, pwede ho ba mag-pre-register lang po muna sa mga number po na nandyan po sa baba. Nawawala ang aking numero. Ayan. Naka-red po yung May 15. Nakalimutan ko kasi election pala. Baka po mag-change po ako ng schedule dyan. Ano po? Tabi raw ako tabi. Hindi makita. Ayan, nakikita niyo po dyan. Iba-iba pong set ng training po yan. Pag sinabi po nating mushroom production, yan po ay ang sa paggawa lang po ng atin mong mga bags. Pag sinabi po nating tissue culture and spawn production, sa paggawa po yan ng similya. At last April 3, nagkandak ho kami ng tissue culture and spawn production sa Abo-Abo. Sino hindi nakapunta? Meron pong hindi nakapunta doon. Ayan. Pag nagpa-reserve po kayo, kahit naman po dumating ay 10, 3 lang, tuloy pa rin ho tayo. Ayan. So, save the date. Oh, balik po muna. Balik po muna saglit. So ito, kapag po sa DA Press, yan. Nakita po ninyo ito po sa venue. Ano po? DA Press po natin sa Santa Monica. Dito po kayo magpapareserve. Paano magpre-register kay Miss Presnilio? Kapag naman po sa Abo-Abo, yan, kay Miss Cibido. At pwede rin po sa akin. Hindi ko nga lang po makita ang aking numero. Ready na ho bang ballpen? Ang aking pong numero ay 0905-7911044. Yan, 0905-7911044.
So ayan, okay na po ba? Nakuha na po ang numero ko. Textmate na lang ho tayo. Marami na po ako ritong ka-textmate. Gusto niyo pang dumagdag? Yang May 15 po na yan, magbabago pa po yung schedule niyan. Ano po? Kung magpapareserve po kayo dyan, i-announce na lang din po namin doon. Iti-text na lang ho namin kayo. Sino po ang hindi kumakain ng kabute? Sino po hindi kumakain? Taas naman ng kamay, sino po hindi kumakain? Lahat kumakain. Meron ho ba? Meron hindi kumakain? Lahat mahilig lahat sa kabute. Lahat kumakain? Bala ko kasing magpatikim sana dun sa hindi kumakain eh. Actually, ito po, meron po kasi akong dinalang atsarang milky mushroom. Wow! Ito po, mayroon tayong samples. Kaya lang, nakakain na ho yata kayo lahat ng kabute. Baka ayaw nyo nang tikman. O kayo, may gusto nang magtumikim. So, okay na po tayo sa mga dates. Nakuha na po ninyo. Nakapost din po yan sa Facebook page ng Palawan Mushroom Growers Association. Search po ninyo. Ayan. So, bago po siguro tayo po pwede na ho ba nating patikimin, sir? Ah, sige po. Sige po. Meron ho bang mga katanungan? Ang daming tanong agad. Ayan. Ah, sige, sir. Marami na pong gusto magtanong. Bababa po ako, ha? Okay. Sige po. Ano pong mga tanong? Sir, sino po bang uunahin natin? Baka mamaya pag akong pumili, ano eh. Sila pong napumili. Okay, kay ma'am daw po. Si ma'am pong mauuna. Ito po. Okay. Ang daming microphone. Ang dami. Ito po yung nagumagana. Salamat po. Ma'am, ako po si Dina Ibanez, taga Bato-Bato Nara po. Bato-Bato. So, malapit sa Abu-Abu. Yes po. Ang tanong ko lang po, ma'am, kasi pagdating doon sa tissue culture kanina, ayun po yung ituturo nyo sa training, di ba? Pero if ever, ma'am, na halimbawa hindi pa makatraining at gustong bumili ng similya sa inyo, nagbebenta po ba kayo at magkano? Ay, kasi meron pala akong hindi nabanggit. Ano po? Ito yon. Sa mga magsisimula po ha. Magsisimula pa lang. Kami po ay nagbibigay po ng libreng similya. Yan, nagbibigay po kami ng libreng similya. Pero hindi po sky is the limit ha, may limit po 'yan. Baka naman paghingi niyo tuloy-tuloy na. Hindi po, may limit po 'yan. Bakit namin nililimitahan? Kasi ho meron na po tayong mga spoon growers. May mga nagbebenta na po talaga sa dyan ng similya. Hindi po ninyo pwedeng iasa sa amin lahat dahil ito po ay isang industriya na kung saan binibigyan po natin ng pagkakataon ang lahat na kumita. Ayan. So okay na po tayo dun, ma'am? Sige po. Next question po. Hindi ako mamimili. Ayos, good afternoon. Madalas po kasi kami nakakakita ng mushroom sa gubat, sa mga puno, ma'am. Pwede po bang kainin yun? At saka, ano ang kaibahan ng sustansyang nakukuha sa gubat na nakukuha at saka yung sa tinatanim natin? Okay, kasi ganito po yun. Yung nakukuha po kasi natin sa gubat, sigurado ho ba tayo doon? Napakarami pa po kasing mga hindi nakikilalang uri po ng kabute dito po sa atin na hindi naman po natin dapat na kinakain yung hindi po tayo sigurado. Pumapalya po kasi yung iba sinasabi daw pag nagre-react sa silver coin, nakakalason. Kamukha nung isang nakakalasong kabute kaya hindi na rin kinakain. Mayroon po kasing mga magkakamukha. Kaya ang mahalaga lang po, kapag hindi po tayo sigurado, huwag hot nating kainin. At yung kanya pong sustansya, ang nasa gubat lang naman po kasi, kaya nangyayaring ganon, pag-harvest ho natin. Di ba, nakapag-harvest ho tayo.
matagal lang ho ulit yung proseso na para tumubo po siya ulit. Dahil mag-accumulate pa ho ulit siya ng kanyang pagkain. Hindi po ba? Aantayin niya po ulit na dumami po ulit yung kanyang pagkain, saka po siya tutubo. At pareho lang rin po ang kanila pong sustansya. Ma'am, isa pa po. Pag dry na siya, ma'am, pwede pa rin kainin kapag nag-dry na. Sometimes yes. Actually, sa atin naman po, pag nag-overproduction po tayo, tayo po ay nag-dehydrate po ng atin pong kabote. At isa pa po, baka sinasabi po ninyo, huwag na ho tayong magtalo. Ang pinakamasarap po talaga ay ang atin pong Volvariella. Mas malinam nang po yun kumpara po sa oyster mushroom. Dahil siya po ay mataas sa glutamic acid. Kaya huwag na ho natin kontrahin yun. Huwag niyo na pong sabihin sa akin, ma'am, bakit po yung masarap, ba't yung ating pinapatubo? Hindi. Ano ho? Okay, next po. Good afternoon po. Good afternoon. Imelda Langbit po, Puerto Princesa. Ma'am, from the very start po na pagtatanim natin, ilang buwan po ba ang lifespan bago po tayo magkaroon ng panibagong tanim? Okay. Thank you po. Ang atin pong bags, kapag po 70-30 at ganito po kalalaki, ito po ay maaaring magtagal ng 2 hanggang 3 buwan. Pero di ba may naririnig po kayo na ang ibang bags ay nagtatagal ng 6 na buwan pataas? Kasi po ang substrate po nila ay yun pong nasa number 2 at number 3. Ayan. Okay, hi, yes sir. Magandang hapon po ma'am. Good afternoon po. Itatanong ko lang po, ang problem kasi sa mga mushroom grower na naririnig ko is yung market nila. Market, so, market, ang, market. So, ano ko lang po ma'am, if ever, tatanong ko lang po, kung meron po kayong something program na ma-market po yung mushroom mismo, yung ganyan mismo ma'am. Kasi meron akong kakilala na nag-grow din po. Ang barangay po nila mismo, kumukuha mismo. So, ang ibang barangay kasi wala. Saan po yan? Sa ano po, Ordoha. May barangay, di ba si ano si, ay. Oy, Ordoha dyan. Sanara. Hindi si po, Ordoha. Nakalimutan yung pangalan ng ano ng grower. Oh, so yung barangay Ordoha po. So kung yung ano nila ma'am, yung may yung hindi naman sila association. Uh-huh. Pero actually baka member po sila ng NARA Mushroom Growers Association. Hindi po. Hindi rin sila, po. Ma'am, hindi po. Parang bakit private person pa? Lang po. Ay, okay po. So yun nga po pinagtataka ko ma'am ba, may mga barangay na nagsusuporta sa mushroom. No, tapos meron naman yung wala. Depende po kasi yun. Mayroon po talagang ibang barangay na may counterpart sila. Pero, kasi mayroon po silang mapagbibigyan. Ang sinasabi niyo po ay wala pong market. Pero ang amin pong grower dito sa Puerto, minsan nagre-reklamo, wala kaming kabute, kailangan namin ng kabute. Ang iba po namin grower sa Puerto, saan kumukuha ng fresh mushroom? Doon pa po sa Brooks Point. Ah, okay. Meron pong taga El Nido na naghahanap din po ng mushroom. Ang problema lang po kasi, hindi lang po nila natatap po yung market, tamang yung yes. Tamang market ho. Tamang tao na pwede pong tumulong po sa kanila. Ma'am, pwede po makahingi ng tulong sa iyo if ever may ano kami. May para bila ko kinabahan. Ito po kasi ako po ang ako po kasi is more on technical assistance. Okay. Pag may kakilala po akong nangangailangan, maaari ko pong ipasa po sa kung sino po yung meron. Actually, pero nakikita ko si Sir nung nakaraan, nag-usap kami yata na naghahanap nga rin po sila ng fresh mushroom, Sir, di ba? Before? For Manila na oyster? Ito si Sir, nakastripe po ng gray. Yes po. Yes, di po ba? Sad to say, walang supply. Oh, walang supply. O, di ba? Hindi lang ho natin nakikita yung tamang tao. Yes, kasi we're on the marketing side of the agriculture. Marami kaming kailangan dito sa Palawan, but sad to say, there is no supply here. Oh. Ayan, si Sir na mismo. Tayo na mong problema. O si Sir, sabi ni Sir, walang supply. Okay. Yes.
Ma'am, magandang hapon po. Good afternoon po. Alejandro Sichun po dito sa Puerto. Kanina po nabanggit niyo yung 70-30, ano? 30 sodas. Sodas and 70 yung rice straw po. Rice straw. Sa rice straw po, pwede po bang gamitin yung bagong aning rice straw o yung luma? Ayan, bagong ani at luma. Si bagong ani po kasi na rice straw, siya po ay napakatalas pa. Napakahina pa po nung kanyang kakayahan na mag-absorb po ng moisture na kakailanganin po natin. Kaya ho ang ginagamit po natin, at least po 3 weeks pababa na po na nandun po sa field. Dahil kung gagamit po tayo ng bago, isipin nyo naman po ang inyong mga daliri. Napakasakit po niyan sa kamay. Nasubukan ko na huyaan. Yan po yung lang isa kong concern. At dahil nga po siya po ay medyo matigas pa, ang nailalagay po natin sa isang fruiting bag ay kukunti lang. Sayang po yung atin pong bag. Si Sir muna. Kasi nakita ko si Sir. We can entertain more questions after po ng ating certificate. Good Julius po. Mag-eat last. Last na lang po. Sige po. Ako sa city pero may farm kami sa Borland. Yes po. Hindi sa mga ganito. Gusto ko lang matuto. Yung sa seminar po, ilan yung maximum na pwedeng mag-attend? Pwedeng umattend. Actually po, nililimit po lang po namin kasi ng 30. Okay. Pero kung minsan po, dahil nakapag-pre-register na po kayo, umabot po ng 40, edi go na rin po yun. Thank you. Welcome po. Okay, so ito po, we will be awarding together with Mr. Ian Belleza, Ms. Milagros Caca, and Ms. Josephine Darm, we will award the Certificate of Appreciation to Ms. Jennifer Reyes for sharing her expertise during the first AgriTalk Urban Agriculture Promotion 2019 held on April 5, 2019 at SM Puerto Princesa.